Magpapasko na. Usong-uso na naman ang mga caroling, Christmas party, exchange gift, family bonding, at kung ano-ano pang gatherings. Pero ang kwentong takutan kong ito ay hindi tungkol sa kasiyahan, kundi ang aking karanasan nung magpapasko na. Tandang-tanda ko pa noong ako ay bata pa lamang sa aming probinsya. Hindi ko na lamang sasabihin kung saan ito at anong lugar dahil ayaw kong isipin ng mga kababayan ko na sinisiraan ko ang aming napakagandang lugar. Kaya hayaan nyo na lamang akong ikwento ang nakakakilabot na pangyayaring ibabahagi ko. Masaya ang kabataan ko noong kami ay namumuhay pa lamang sa probinsya. Lalong-lalo na kapag fiesta, Pasko at bagong taon. Napakasarap tignan ang mga kasiyahan ng bawat tao at bawat bahay. Kapag magpapasko na at wala na kaming pasok sa eskwelahan, ay nagsisimula na kaming magtipon-tipon ng aking mga kaibigan para mapag-usapan ang caroling. Kung sino ang gagawa ng tambol na gawa sa lata ng nido na tinakpan lamang ng plastic at hihigpitan ng goma. Ang pangkarakas na gawa sa tansa ng mga soft drinks na pinitpit. At syempre, ang walang kamatayan ng mga kantang kapag nangangaroling. Ang Pasko ay sumapit, Silent Night, Pasko na naman muli, at kung ano-ano pa. Ako nga pala si Buboy. 12 years old ako noon at kasama ko ang apat sa mga malalapit kong kaibigan. Sila Jen, Edward, Francis at Geraldine. Dekada 80 noon at nakagawian na namin tuwing Disyembre ang mga ruling at bago kami mag-uwian ay paghati-hatian namin ang mga kinita namin. Kontento na ako sa ganoon dahil bukod sa kumikita na kami, ay walang kapantay ang kasiyahan namin kapag magkakasama kami. Isang gabi ng pangangaroling, halos napuntahan na namin ang lahat ng bahay na malapit sa amin. Kaya naman, naisipan ni Edward na pumunta sa kabilang barangay para doon kami mangaroling. Medyo nagdadalawang isip pa ako kasi hindi pa namin nararanasan ang magpunta sa malalayong lugar. Pinilit ako ni Jen at sumama na din ako. Tuloy ang pangangaroling at lumalalim na ang gabi. Mga alas 9 na ng gabi yun at sigurado akong hinahanap na ako sa amin at baka pagalitan na ako ng nanay ko at di na payagang lumabas sa susunod ang sabi ko sa kanila. Pumayag naman sila at naglakad na kami pauwi. Habang binabaybay namin ang daanan, nagtatawanan at nagbibiroan pa kami nang makita namin ang isang malaking bahay. Kulay puti ito at napakataas ng garahe. Sinabi ni Francis na mangaroling daw kami doon at siguradong malaki ito magbigay dahil mukhang mayaman ang nakatira doon. Pumayag naman kaming lahat dahil dito rin naman ang daan namin pauwi. Kapansin-pansin din na malayo ang malaking bahay na ito sa mga kapitbahay. Nagsimula na kaming kumanta hanggang nakatatlo na kaming kanta ay wala pa ding nalabas at pawang walang nakatira dito dahil patay ang ilaw sa labas at loob. Nagalit si Geraldine dahil nagsayang lang daw kami ng oras at wala namang tao. Kaya napagdesisyonan na lang naming umuwi. Hindi pa kami masyadong nakakalayo nang may isang van na dumaan sa tabi. Kulay itim ito. Sinundan ko ng tingin kung saan ang patungo nito.
at napansin kong doon sa malaking bahay ito dumiretso. Kakauwi lang ng mga nakatira doon sa pinangangarulingan natin. Ang sambit ko sa mga kaibigan ko. Balikan natin, ang sabi ni Francis. Wag na, bukas na lang at gabi na, papagalitan na ako sa amin eh, ang sabi ko sa kanila. Silipin lang natin para malaman natin kung ano ang itsura ng mga nakatira doon. Sabay takbo pabalik ni Francis sa malaking bahay at sumama si Edward. Naiwan kami nila Jen at Geraldine at hindi na kami sumunod. Mamaya-maya pa ay bumalik na sila at sinabing marami palang anak yung may-ari ng bahay. Tinanong namin kung paano nila nasabi. Ang sabi nila ay may nakita daw silang anim na bata mula sa loob ng van at lahat daw ay tulog nung binubuhat sila papasok sa loob ng bahay. Sabi ko, buti naman at hindi na tayo tumuloy mga ruling ulit at baka bulyawan tayo dahil tulog na ang mga bata. Pag-uwi ko ng bahay ay matinding sermon ang inabot ko sa aking mga magulang at hindi na ako pinasama kinabukasan. Hanggang sa naawa na sa akin ng mga magulang ko, kaya sa ikatlong gabi ay sumama na ulit ako sa kanila. Muli kaming nangaruling kung saan sa ang bahay at napadaan na naman kami sa malaking bahay na puti. Mga bandang 6 pa lamang yon ng gabi, kaya sinabi namin na gising pa ang mga taga doon at umaasang mabibigyan kami ng malaking pera lalo na't may mga bata din doon. Nagsimula na kaming kumanta at mamaya-maya pa ay may nagbukas ng gate. Tumingin muna ito sa kaliwa at sa kanan bago kami tinignan at ngumiti. Isang matandang babae ang bumungad sa amin. Kulubot na ang mukha at balat nito, mapayat ang mukha at malalim ang mata. Medyo nakakatakot ang itsura nito. Nangangaruling po, ang sabi ni Geraldine. Wala ba kayong kasama, mga bata? Ang tanong na matanda sa amin na halatang mukhang malakas manigarilyo dahil sa boses na paos at malalim. Wala po, kami lang, ang sagot ni Francis. Halika, pumasok muna kayo sa bahay at magpalamig. Tamang-tama, may ginawa akong sagot gulaman. Nagkatinginan kaming magkakaibigan at dahil sa murang pag-iisip namin ay napapayag naman kami at pumasok sa loob ng garahe. Malaki ang loob nito, ngunit mga patay na ang mga halaman sa hardin at halatang napabayaan na. Pagpasok namin sa bahay ay kapansin-pansin ang kalumaan ng bahay at walang masyadong gamit, kaya mas lalong maluwag at malaki ito tignan. Pinaupo muna kami sa may sala at sinabi ng matanda na kukuhain niya lang daw ang maiinom namin. Habang wala pa ang matanda ay nagbubulungan kaming magkakaibigan kung gaano kami kaswerte dahil feeling namin ay malaki ang ibibigay sa aming pera. Maya-maya pa ay may lumabas na lalaki. Tinignan kami isa-isa. Hindi ito nagsasalita. Malaking mama ito at balbasarado. Kayumanggi ang balat. Magandang gabi po, ang sabi ni Jen sa kanya. Nang biglang lumabas ang matanda at sinabing, oh, paeng, andyan ka na pala. Ito nga pala mga bago nating mga kaibigan. Ah, sila ba? Ang sabi ng lalaki sa amin, sabay ngiti. Inumin nyo na ito at siguradong napagod kayo sa kakalakad
dahil sa pangangaruling ninyo. Inaabot sa amin ang inumin at dali-daling ininom ito ng mga kasama ko. Oh, ikaw naman, inumin mo na yan at masarap yan habang malamig pa. Ang pagpilit sa akin ng matanda. Ininom ko din naman ito at halos sabay-sabay naming naubos ang inumin. Nakaupo sa harap namin ang matanda at ang lalaki na parang may inoobserbahan sa amin. Panayang tanong nito tulad ng taga saan kami? Alam ba ng mga magulang namin kung nasaan kami ngayon? Sabay bida ni Francis na ang tatay daw niya ay pulis kaya sigurado daw walang mangyayari sa aming masama. Ngumiti lamang ang matanda. Tinanong ko kung nasaan yung mga anak nila dahil nga sa nakita nila Francis noong napadaan kami. Ah, sila ba? Andun sila, natutulog pa. Mamaya-maya makikilala niyo din sila. Makalipas ng ilang sandali ay nagsimula na akong magpaalam. Gumagabi na din po, aalis na din kami. Siguro sa susunod na lang kasi baka pagalitan na naman ako ng mga magulang ko. Sabay tayo at niyaya ko na silang umalis. Kumain muna kayo dito. Tamang-tama, nagluluto ako ng fried chicken. Wow! Fried chicken! Ang sabi ni Geraldine. Favorite ko yun! Ah, hindi na po siguro. Next time na lang. Akmang papalabas na kami ng pinto nang sinabi ni Edward. Nasaan na po yung aginaldo nyo sa amin? Pabirong sabi niya sa kanila. Ah, oo nga naman. Sandali at kukuhain ko sa taas yung wallet. Sige po, mag-aantay na lang kami sa labas. Salamat po ulit. Lumabas kami ng bahay at madilim na sa labas. Sabi ni Geraldine, bakit kasi hindi pa tayo kumain dito? Ang sarap kaya nun, fried chicken. Nakakakain lang ako nun kapag birthday o Pasko. Malapit na magpasko, kaya sigurado makakakain ka ulit nun. Ang sabi ko kay Geraldine. Palabas na kami ng gate nun nang tawagin kami ng lalaki na kasama ng matanda. Mga bata, malamok dyan. Pasok muna kayo dito. Habang inaantay nyo yung perang ibibigay sa inyo. Ah, hindi po. Okay lang. Ang sambit ko. Mamaya-maya ay biglang napahawak si Jen kay Edward at bigla itong bumagsak. Nataranta kaming magkakaibigan. Kuya, tulong po! Anong nangyari? Ang sabi ng lalaki. Sumunod naman ay si Edward at Geraldine ang bumagsak. Nakatayo lang ang mama habang tinitignan kami. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero alam ko may masamang magaganap kung hindi kami makakaalis dito. Pero paano kung ang mga kaibigan ko ay nakabulagtana at wala ng mga malay? Akmang tatakbo na ako palabas ng gate nang bigla akong hinawakan ng lalaki sa braso. Matibay ka! Itinulak siya ni Francis at sumigaw ng takbo, buboy! Sinuntok si Francis sa sikmura ng lalaki. Pero nanlaban pa din ang aking kaibigan. Kaya tumakbo na ako palabas ng gate nang makaramdam ako ng pagkamanhid sa aking katawan. Nahihilo na ako. Nasusuka. Nanlalabo na ang paningin ko. At ang huli kong narinig ay, okay na madam, bagsak na silang lahat.
May pang Noche Buena na tayo. Sabay tawa. Nagising ako sa isang basa, malamig at madilim na lugar. Nahihilo pa ako noon at medyo malabo pa ang aking paningin. Nawalan pala ako ng malay dahil sa pinainom sa amin ng matandang babae. Akmang gagalaw na ako nang naramdaman kong nakatali pala ang aking mga kamay sa likod. May nakalagay na scotch tape sa aking bibig. Pati ang aking mga paa ay nakatali. Hindi ako makagalaw. Nanlaki ang mata ko. Ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Nagsisisigaw ako at pinipilit kong tanggalin ang pagkatali sa akin. Pero masyado itong mahigpit. Inikot ko ang aking paningin at nakita ko ang aking mga kaibigan na nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng silid na iyon. Wala pa silang mga malay. Maya-maya pa ay may nagbukas ng pintuan mula sa itaas at binuksan ng ilaw kung nasaan kami nakapwesto. May pababa ang babaeng matanda. Nagsisisigaw ako, ngunit walang boses na lumalabas sa akin dahil sa pagkakalagay ng tape sa bibig ko. Iyak ako ng iyak. Shhh! Huwag ka nang maingay. Huwag ka nang umiyak. Wala ka naman magagawa. Tignan mo nga naman o, palay na ang lumalapit sa mga manok. Ang malakas na tawa ng matanda. Maya-maya pa ay dumating na ang lalaki sa ibaba. Nakaready na po yung kulungan, madam. Sige, ilagay mo na silang lahat doon. Ang sabi ng matandang hukluban. Nagpupumiglas ako habang isa-isa kaming nilalagay sa dulo ng kwarto. Kahit magsisisigaw kayo ngayon, garantisadong walang makakarinig sa inyo. Sabay alis ng lalaki. Ang tanging ilaw lang namin ay isang bumbilya lamang. Maya-maya pa ay nagising na ang mga kasama ko at nag-iiyakan at pilit na sumisigaw. Pero pare-parehas kaming nakatali at may tape ang bibig. Nakapag-isip si Francis at nagtalikuran kami para matanggal namin ang mga nakatali sa amin. Nakawala kami at pilit sinisira ang kulungan habang nagsisisigaw ng "Saklolo!" May narinig kaming boses. Boses ng isang batang babae na hindi namin napansin. Nasa dulo ito ng kulungan at nakaupo lamang. Hindi nyo masisira yan at lalong-lalo hindi kayo maririnig ng mga tao sa labas dahil nasa ilalim tayo ng bahay. Sino ka? Nakuha ka din ba nila? Ang tanong ko habang naiyak. Anim kaming mga kinuha sa iba't ibang parte ng baryo dito. Asan ang mga kasama mo? Ang tanong ko muli. Wala na. Patay na sila. Napasigaw si Jen at Geraldine sa narinig at lalong lumakas ang iyak. Pinapanatili nila tayong buhay dahil kailangan nila ang mga lamang loob natin at ibibenta nila ito sa malaking halaga. Ang natitirang parte ng katawan natin ay kakainin ng matanda. Ha? Kinakain? Bakit? Ang paiyak na sabi ni Jen. Dahil isa siyang aswang.
Masyado na siyang matanda at mahina para gumala at maghanap ng mabibiktima. Kaya ito ngayon ang paraan niya para mabuhay. Paano mo nalaman lahat ng ito? Ang tanong ni Edward sa batang babae. Ngunit tinignan lamang kami nito at tahimik na umupo ulit sa isang tabi. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Anong gagawin natin? Ang tanong ni Jen. Wala kaming maiisip dahil takot na kami at gustong gusto na naming umuwi. Hindi na namin alam kung anong oras na. Alam ko, hinahanap na kami ng mga magulang namin. Sana maramdaman nila na andito kami. Ang bulong ko sa sarili ko. Hindi ako papayag na ganito ang mangyari sa atin. Kapag dumating ang taong magbubukas ng kulungan, antayin niyo ang sigaw kong takbo. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo kayo ng mabilis at kung sino ang makakalabas sa inyo ay humingi agad kayo ng tulong. Naiintindihan niyo ba? Ang sabi ni Francis sa amin. Hindi ko alam kung ano ang plano niya pero naniniwala ako sa kanya dahil simula't sa pulpa ay siya na ang naging taga-protekta naming magkakaibigan. Nabukod na siya ang pinakamatanda sa amin, ay matangkad din siya. Hindi ko alam kung ilang oras na kami andoon sa kulungan, pero hindi kami mapakali at makatulog sa pag-aalalang may mangyayari sa aming masama. Pinagpapawisan ako ng malamig, panayang dasal ko. Maya-maya pa ay bumaba na ang mama na si Paing. At tahimik lamang ito. Nagpanggap kaming nakatali pa din at iniligay ang tape sa bibig. Nagtititigan kaming lahat. At pagbukas niya ng pinto ay bigla itong sinunggaban ni Francis sa mukha. Pinuntirya niya ang mata nito sabay sigaw ng takbo! Agad-agad kaming nagtakbuhan palabas. Hindi ko na alam kung sino ang nasa likod ko. Basta, iisa lang ang nasa isip namin. Kailangan makalabas ang kahit sino sa amin. Narinig kong nagsisisigaw ang mama at malakas ang mga pagdabog. Halatang may bunuanan nangyayari. Pag-akyat namin sa taas ay hindi namin alam kung saan kami patungo. Dahil napakadilim sa bahay at napakalaki nito. May narinig kaming sit-sit sa di kalayuan. Dito kayo! Ang batang babae na nasa kulungan. Paano ito nakalabas ng ganung kabilis? Ang pagtataka ko. Pero hindi ko na lang ito pinansin at pinuntahan namin agad yung bata. Dito kayo dumaan habang itinuturo niya ang maliit na butas. Agad-agad kaming lumabas isa-isa. Ang dulo nito ay labas na ng bahay at konting lakad lang ay yung gate na. Paano si Francis? Ang tanong ni Jen habang umiiyak. Sundin natin ang sinabi ni Francis. Kailangan makahanap tayo ng tulong. Nang biglang lumabas ang matanda, may hawak itong itak at inihagis ito bigla sa amin. Nadaplisan si Geraldine sa braso. Napakalakas ng dugo galing sa tinamunyang sugat. Sigaw ng sigaw si Geraldine. Pagtingin ko sa matanda, nanlaki ang mata ko dahil nanlilisik ang mata nito at pulang-pula. Kumapal ang kilay niya at ang hahaba ng kuko at daliri. Pasugod na siya sa amin nang bigla siyang hinampas ni Edward sa mukha ng isang malaking kahoy. Takbo! Ang sigaw ni Edward.
Hinawakan ko si Jane para tumakbo palabas nang biglang nagsisisigaw si Geraldine dahil nahawakan siya ng aswang na matanda. Habang hawak naman ito ang liig ni Edward sa isang kamay. Tumakbo ka na, Jane, at humingi ng tulong, ang sabi ko bago ko bumalik kala Edward. Naaninag ko na andun na ang bata sa gate at binuksan niya ito at kinatawag si Jane na lumabas na. Naghanap ako ng maipapalo sa aswang at nakita ko ang isang malaking bato. Hinampas ko ito sa ulo ng paulit-ulit at nabitawan niya ang dalawang kaibigan ko. Wala nang malay si Geraldine noon at halatang hinahabol ni Edward ang hininga niya. Pinagtulungan naming buhatin si Geraldine. Palabas na kami ng gate nang biglang may humatak sa amin mula sa likod. Kaya nabitawan namin si Geraldine. Tumilapon si Edward at ako naman ay napabagsak. Paglingon ko ay yung lalaking kasama ng matanda ang nakatayo. Galit na galit ito at sugutan siya sa mukha. May hawak itong kahoy at akmang ihahampas na sa akin nang biglang sumulpot si Jim at nagsisisigaw na, "Malapit na ang mga pulis!" Na ikinagulat ng lalaki kaya agad itong tumakbo. Nawala na ding parang bula ang aswang. Binalikan namin si Francis sa loob ng bahay na nakahandusay sa sahig at duguan. Nag-iiyak kami dahil sa akala namin ay patay na ito. Ngunit nagawa pa niyang magbiro. Sabay-sabay kaming lumabas ng bahay at nakita namin ang batang babae. Nagpasalamat kami sa kanya at sinabi naming sumama na siya sa amin. Ngumiti lamang ito at nagpaalam, sabay takbo palayo. Nagtaka kami kung saan ito patungo. Ngunit inisip na lang namin na alam niya ang pauwi sa kanila. May nakakita sa aming mga tanod habang naglalakad sa kalsada at dali-dali kaming dinala sa ospital. Pinuntahan nila ang bahay na sinabi namin kasama ang mga pulis at napag-alaman na matagal na itong bakante at ang may-ari nito ay nasa ibang bansa na kaya ang bahay ay abandonado na. Natakot kaming magkakabarkada dahil alam namin na pagala-gala pa din ang mga demonyong bumiktima sa amin. Natrauma kami sa nangyari sa amin pero malaking pasasalamat pa din namin na kami ay ligtas. Lumipas ang ilang linggo at nabalitaan naming madaming mga bata ang nawawala sa iba't ibang lugar sa aming probinsya. May mga litrato pa ito at isa doon ay ang batang nakita namin sa malaking bahay. Ang batang tumulong sa amin makatakas. Naisip ko ang sinabi niya na dinudukot ang mga kabataan at pinapatay para sa mga lamang loob nila at binibenta at ginagawang pagkain ng aswang ang natitira. Nakakapanlumo kapag naiisip ko pa din iyon. Minsan ay naiiyak na lang ako. Ayokong isipin na patay na silang lahat at kasama yung batang tumulong sa amin. Multo na ba siya kaya hindi siya makaalis sa bahay? Napakaraming katanungan, ngunit iniisip ko na lamang na nakauwi na siya at kasama ang mga magulang at mahal sa buhay. Lumipas ang isang taon at nabalitaan na lang namin na may mga nangunguha daw ng mga bata sa Maynila. Usap-usapan ito at nabalita pa sa mga dyaryo. Ayon sa sabi-sabi na may mga satanista daw na gumagala sa Maynila at isinasakripisyo sa demonyo ang nabibiktima nila mga kabataan.
Alam ko na ang mga kumuha sa amin ay ngayon naghahasik na ng lagim sa Maynila. Nakakatakot man isipin na hanggang ngayon ay hindi pa sila nahuhuli at balibalita din na madami na namang kabataan ang kinukuha. Kahit ako ay may sarili ng pamilya, hinding-hindi nawawaglit sa isip ko ang karanasan naming magkakabarkada at lagi kong pinapaalala sa mga anak ko na huwag na huwag aalis mag-isa, lalong-lalo na kapag gabi. Sana po ay mag-ingat kayo, lalong-lalo na sa mga kabataan. Malapit na naman ang Pasko. Baka andyan lang sila sa paligid at nag-aabang ng susunod na bibiktimahin. At dyan nagtatapos ang kwentong takutan. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag niyong kalimutan i-like ang video at pindutin niyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong upload. At para sa mga bagong listeners natin, welcome sa channel ko. At sana po ay mag-subscribe na po kayo. Hanggang sa muli, paalam.